Hello guys! Magandang araw, magandang gabi. Nandito na naman tayo ngayon para i-discuss ang Legend of Constellations. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa bagong update ni Lok, which is yung pag-release niya sa mainnet. Yes po, na-release na tayo sa mainnet. So, umpisahan natin. Tingnan natin dito sa Telegram sa kanilang official channel announcement. Sabi dito, ayan o, announcement on the progress of Lok's mainnet release. Okay, so ito, itong buong to, basahin natin dito. Ito yan, mas malinaw tignan. Okay? So, ang sabi dito sa unang-una, ang sabi is, according to the roadmap of the Lok project, we predict to complete the release of the Lok mainnet in 2023 Q4. Okay? So, sabi nila na sa roadmap daw na by quarter 4 ngayon taon, dapat nasa mainnet na sila. I-check natin ngayon yung roadmap nila kung tugma nga ba. And ayan, kitang-kita natin na Q4 of 2023, ang sabi dito, Lok launches decentralized distribution. So, yung ibig sabihin lang yan, ayun nga, yung nasa mainnet na tayo, yung tayo na yung may control sa ating mga token, pwede na natin siyang i-trade sa mismong blockchain. So, parang ganun. Ayan, so baka ang susunod na rin is yung public offering, magkaroon na ng sale ng token, and etc. Siyempre, Q4, dyan din yung Christmas events natin, ganyan. Tuloy natin. Ayan. But this is only the first step for Lok to release the main network. Okay? So, umpisa lang yun kasi, syempre, parang unang araw pa lang eh. Unti-unti yan marirelease sa mainnet. Ang pinakauna lang ngayon is, syempre, na-list sa decentralized exchanges yung ating token. So, ayan na, sabi, we still have some work in progress. Okay? So, skip ko muna itong mga to. Ito. Ito yung decentralized wallet kung saan decentralized exchange kung saan tayo pwede mag-trade ng LOCC papunta sa USDT. Okay, so ito yun. Ayan, kung makikita nyo, kanina, nung na-list si Legend of Constellation token, ang umpisang price niya is $1.47. Ngayon, kung makikita nyo, 1.7 na. So, nagkaroon na tayo ng, ayan o, almost 8% increase. So, medyo bullish. Ay, sa liquidity pala to, pero sa price, magkano ba increase niyan? Basta yun. From 1.47, ngayon 1.7 na, tumaas siya. Nung nasa in-game pa lang tayo guys, ang conversion niyan is $0.362 lang. So, parang nag-times 4, times 5 na ngayon yung presyo. Yun nga lang, may cons yan. Mamaya, pakita ko sa inyo kung ano yung parang na-limit sa atin dyan. May restrictions. Okay? So, tuloy muna natin. Ito rin pala, kung gusto nyo makita yung official na, naklik ko, wait lang. Yung official na mainnet ni Legend of Constellation, i-click nyo lang tong link na to. Ayan, lalagay ko na lang din sa description sa baba. Ito yun. Ayan. So, makikita nyo yung mismong contract ni LOCC token. So, ito yung kanyang contract address. And syempre, total supply, 550 million, circulating, ganun din. And as of now, meron tayong holders na 89 lang. Bakit 89 pa lang? Kasi kaka-release pa lang ngayong araw ni Legend of Constellation. And syempre, unti-unti nga sinisync yung data ng ating testnet papunta dito sa mainnet. So, unti-unti mag-i-increase yan. Alam ko yung sa testnet natin, almost nasa 400,000 holders na tayo. So, unti-unti tataas yan guys. And then kung makikita nyo dito, ayan. Refresh nga natin kung may bago ba. Ayan, so last transaction na nakandak dito sa ating LOCC is, ayan, 1 minute ago. So, tuloy-tuloy lang yan, may nagtitrade, may nagka-transfer ng tokens, and dito nyo makikita yan. Ayan. Medyo madami ng transaction dyan. Sa mga nakita ba natin dito? Ito, transfer count, 593. Okay? And ayun nga, kung makita nyo naman dito, may volume tayo, $19,000 na, magto $20,000 na. And 223 trades na sa loob ng 24 hours. Actually, wala pang 24 hours kasi hapon na ito nilabas. Okay. Next is, tuloy lang natin to. Ayan, ito yung pinakita nila. Ito yung sinabi ko kanina na nirelease siya na 1 Lok is equal to 1.4796 USDT. Ngayon, ang price niya is, ayan na, 1.7 na guys. Tumataas pa rin kasi, siyempre, siguro marami pa rin tao na bullish sa LOCC token na nag-expect na tataas pa siya kaya tinitrade nila ngayon. Ganun yung nangyayari.
Next naman is, okay, skip natin to. Punta tayo dito ngayon sa frequently asked questions. Okay? So, meron ngayon mga parang nagkakagulo sa Telegram kasi bigla na lang parang unannounced yung biglang pag-release sa mainnet. And syempre, may mga ginawa si Legend of Constellation na kinagulat ng iba. So, unang-unang tanong is, ayan, why are there restrictions on the quota and quantity for withdrawing LOCC? Okay? So, una ko na kayo kasi since hindi pa naman nasasabi, may quota tayo ngayon na 200 lang yung nakaka-withdraw per day ng LOCC. Ngayon, ang mangyayari dyan is para mag-uunahan muna. And also, ang makaka-withdraw lang is yung may mga 11 stars and above NFT hero. And also, may cap din yung kanilang pwedeng i-withdraw hanggang 20 LOCC token lang. And didiscuss naman natin mamaya na kung paano pa yung balak ni Legend of Constellation para mas ma-improve yun. Okay? So ngayon, ayan o, sabi nila, in the absence of sufficient market makers participating, we allow LOC to flow to the OTC market without restrictions. Okay? So parang ang sinabi dito, kahit wala pa gano yung mga market makers, pag sinabi natin market makers, yun yung parang mga nagbibigay ng volume sa ating LOCC. Para, syempre, pag may volume ka, taas-baba yung presyo. So, parang live trading talaga, di ba? So, dahil wala pa nga ganun, mostly lang nang mangyayari is yung mga player may hold ng LOCC, is baka i-dump lang i-dump yung token, di ba? So, babagsak yung value. So, ang ginawa nila, nilimitahan muna nila yung pwedeng ilabas ng players sa umpisa, sa unang araw, para hindi siya mag-dump kaagad. And, kung nakikita naman natin, naging effective siya kasi nirelease nga nila sa, ng 1.4796 yung price, pero ngayon, ayan, imbis na bumagsak, tumaas palalo, okay? And then, ang plano naman ni Lock dyan is unti-unti nilang tataasan yung nawi-withdraw per day, pati yung mga nakaka-withdraw per day, okay? Next question is, why can't Lock be exchanged for USDT in the game? Okay? So, mamaya, bubuksan natin yung in-game, pakita ko lang sa inyo yung mga, kung ano yung mga bawal na, and syempre, pakita ko rin kung paano yung gumawa ng wallet and mag-withdraw dun sa bagong method, okay? Yung LOCC na i-withdraw natin, hindi na USDT. Pero sa ngayon, sagutin muna natin to. Why can't LOC be exchanged for USDT in the game? So, ang sabi ni LOC, ayan, because LOC has been released to the main network, we need to synchronize all users' LOC assets from the test network to the main network. Ayan nga, tulad ng sabi ko kanina, sinisync pa yung data natin sa ating test network papunta sa main network. Okay? So, paano ba yun? For example, ito. Una tayo dito sa token holders. Ayan. Kung naalala nyo sa ating test network, parang itong unang wallet na to, 220 million yung laman na token, ito yung ating mining pool. And then, ano nga ba ito pangalawa? Nakalimutan ko. Pero itong 71.5, alam ko, ecosystem fund to. Ito yung ginagamit sa mga airdrop, ganun. Pero kung makikita nyo, dito sa mainnet, bakit buong-buo pa yung 220 million, di ba? Kasi, hindi pa siya fully synchronized sa ating test network. So, pag synchronized na yung ating test network dito sa main network, mababago yan pa konti-konti and magre-reflect din kung ano yung meron sa test network natin ngayon. So, ngayon, hindi siya pwedeng ma-exchange yung LOCC papuntang USDT para hindi masira yung para ma-post yung parang transactions natin sa ating test network para mas mapadali ngayon yung pagsisynchronize ng main sa testnet. So sana medyo nagets natin yon yung pinost muna yung pag-exchange ng LOCC to USDT para mas maayos yung pagsisynchronize ng mainnet dun sa testnet. Okay? So ang alam ko, nasa around 100 million na lang dapat to eh. Okay, yan yung minimina natin, yan yung kiniklaim natin sa game. Okay, yan, sunod-sunod na lang yan. Ito yung mga nag-withdraw yan. May 20 LOCC token, ganyan. Okay, so next natin, next question is, why can't USDT be exchanged for LOC in the game? Okay, so baligtad naman. Kanina yung tanong is, bakit yung LOC hindi ma-convert sa USDT? Ayun nga, sabi ko nga, para maayos yung pagsisync and pag-migrate ng testnet papunta sa mainnet. Ngayon naman yung USDT, bakit hindi pwedeng i-convert papuntang LOC? Okay? Kasi
ang conversion natin sa ating game is 1 lock is equal to 0.362 USDT. So, mababa yung price niya kumpara dito sa mainnet na, ayan, 1.7 USDT na yung isang lock. So, ang mangyayari niyan, kung ia-allow nila ngayon yung exchange ng USDT papunta sa lock, ma-abuse yung system, okay? So, kumbaga, bibili nila ng mura yung lock, tapos dadalhin nila sa mainnet para mabenta ng mas mahal, okay? So, parang meron tayong dalawang market na magkaiba yung price, which is, ayun pa nga yung isa sa goal ni Legend of Constellation, yung masynchronize yung dalawa, okay? Para magpantay yung prices nila, and para magsynchronize lahat ng data sa blockchain, okay? So, yun yung mga pinaka frequently asked question ngayon mula nung nilabas tong update na to. Okay? So, next naman is, ayan, ito yung bagong withdrawal rules natin para sa ating LOCC token. So, sinabi ko na to kanina, ayan, the function of withdrawing LOCC is currently only available to players who hold 11 stars NFT heroes. So, lahat lang naman 11 stars, and syempre, pataas yun, yung pwede mag-withdraw ng LOCC token sa ngayon. Okay? Pero, as day goes by daw, unti-unti nilang bababaan yung star level threshold na mga pwedeng mag-withdraw. So, baka bukas, makalawa, pwede na yung 10 stars and then susunod 9 stars, pababa na pababa, hanggang sa lahat, pwede na. Okay? So, ngayon, inumpisahan lang nila sa 11 para hindi ganun kalaki yung effect sa price ng token para hindi mag-dump ka agad. Ganun. So, medyo matalino naman si LOCC doon para, syempre, experience na rin sa mga previous na play tour na nilaro natin, di ba? Next is, due to liquidity restrictions, ayan, the amount of lock that can be withdrawn is temporarily limited to 20 lock. Okay, so parang same yung concept dito sa panguna. So, lahat lang na may 11 stars NFT heroes yung makaka-withdraw, pero syempre, marami pa rin yan. So, kung marami yan, and syempre, 11 stars yan, di ba? Maraming kiniklaim na lock yan. Marami pa rin silang i-withdraw, baka mag-dump pa rin. So, sa ngayon, ayan, same lang, liquidity restrictions, dahil nga hindi pa ganun kataas yung ating liquidity, dahil kaka-release pa lang, maximum ng 20 lock per player yung ma-withdraw per day. Okay? So, 20 LOCC token lang. And, medyo malaki na rin yan, kasi kung dati yung 20 lock, pag kinonvert mo sa USDT, dati around 7 lang yata, or 8 USDT, ngayon, nasa around 29 na yan, 29, 30 USDT. So, parang like times 4, times 5 talaga. So, okay din naman yun. Parang meron kang dagdag na 1,700, 1,800 per day. Okay? And also, sa una lang naman yan ha, kasi over time, tataasan din ni Legend of Constellation yung limit nung pwedeng i-withdraw per day. Okay? Sa umpisa lang ulit to. Again, sa umpisa lang yung 11 star NFT hero yung makaka-withdraw. Sa umpisa lang yung 20 look yung limit. And next naman is ito, the payment address you fill in on the lock withdrawal page must be activated. Okay, so kailangan natin gumawa dito ng Tron wallet. Okay, so hindi pwede dito yung MetaMask. Alam ko maraming gumagamit sa atin ng MetaMask, hindi siya pwede kasi hindi niya supported yung Tron network. So gagawa tayo ng Tron wallet, for example Tron Link. Ayan, meron na ako nagawa, kung makikita nyo ito, meron akong browser, meron din ako sa mobile. Pero syempre, mobile yung papakita ko sa inyo mamaya para magets natin kung paano. Kasi most naman ng players sa Legend of Constellation is naka-mobile. Okay? So, sabi dito, there should be at least 100 TRX stored in the payment address as mining fees. So, kailangan yung wallet nyo, maloadan nyo muna ng 100 TRX token para ma-activate yung inyong address, yung wallet address. So, hindi to katulad ng dating pag-withdraw natin na kunin lang natin sa Binance or kung ano mang crypto exchange, then lagay na natin sa game, doon na mag-withdraw. Hindi. Dito, kailangan ma-activate muna yung wallet. So, paano ma-activate? Kailangan meron siyang 100 TRX token. Okay? So, siguro itong 100 TRX, around 10 US dollar yan ngayon. Mga 550 pesos, parang ganun. Okay? So, paano ginagawa yan? Mamaya, pakita ko rin sa inyo. Next naman is, there are 200 quotas per day. Okay. So, ayan, sinabi ko kanina, 11 stars na yung makaka-withdraw. May limit lang na 20 lock yung mawi-withdraw per day kada tao. And 200 lang muna ang makaka-withdraw kada araw. Okay? So, ayan guys ha.
So, kung pagdating ng 9 AM, mas maganda, kung gusto nyo mag-withdraw, makipag-unahan kayo. Kasi first 200 na yung mga ka-withdraw. And syempre, sabi din ni Locke, over time, mag-i-increase din yan. So, baka sa makalawa, makatlo, ganyan, 300 na yan or 400 na. Para lang, mababa lang muna sa ngayon para hindi mabigla yung ating live trading. Okay? Para hindi mag-dump kagad yung price. Which is, ayun nga, ayun, effective, tumataas yung price natin ngayon. Okay? Submission time, ganun pa rin. 9 AM hanggang 6 PM, Monday to Thursday. Okay? So, ewan ko lang kung magbabago to. Monday to Thursday, baka sana araw-araw na para kasi magiging decentralized naman na tayo. Dapat araw-araw pwede natin i-withdraw yung ating token, diba? Pero tingnan natin kung ano magiging decision ni LOCC. Next is, after your application is approved, the lock withdrawal will arrive in your wallet immediately. Okay, so na-try ko na to guys, na-testing ko na kanina, naka-withdraw na ako. Pagka-click ko ng submit, segundo lang, 3 to 5 seconds, pumasok na kagad sa aking Tron wallet. Okay? So ngayon, ito, tutorial. Papakita ko rin sa inyo yung mismong app mamaya. Ah. Pero dito muna tayo sa tutorial ni LOCC. So, syempre, mag-i-install kayo ng decentralized wallet. Ang pinaka-recommended is itong Tron link. Okay? So, dito sa link na to, or ilalagay ko na lang din dyan sa ating description box sa baba. Dyan nyo nalang kunin yung link para hindi na kayo ma-scam. Kasi maraming wallet, maraming crypto wallet yung namimeki ngayon. So, mas maganda, safe na kayo, yung link na lang sa baba yung i-click nyo. Okay? So, ayan, Tron link yung gagamitin natin. And then, after i-download, ipoprompt ka niya ngayon na, syempre, maglagay ka ng name mo, mag-setup ka ng password, and syempre, itabi natin yung ating 12 seed phrase. Bibigyan kayo ng 12 na words nun, itago nyo yun, kasi yun yung magiging parang recovery phrase nyo. Kapag kunyari, ilalagin nyo sa ibang cellphone, ilalagin nyo sa PC, ganyan. Pag gagamitin nyo yung wallet nyo, yun yung magiging login method nyo. Hindi nyo magagamit yung name nyo dito, yung password, magagamit nyo yung recovery phrase. So, itago nyo yun. Wala dapat iba nakakaalam nun kundi kayo. Okay? So, after nyong masetup lahat yun, andito na, lalabas na kayo dito. And syempre, lilitaw dito ngayon yung address nyo. Ayan. So, sabi ko, kailangan meron kang around 100 TRX para ma-activate yung wallet. So, kailangan mo lang i-activate is, copy mo to, and then syempre, for example, ang crypto exchange mo is Binance. Ayan. So, kailangan meron kang TRX doon. Ayan, at least 100. Yung sa akin, 730. Ngayon, kung wala kayo, syempre, bili na lang kayo pag-trade kayo dito. And then, click nyo ngayon yung withdraw. Dito sa dulo, withdraw. Yan. Pag click nyo withdraw, i-paste nyo dito yung address. And then, syempre, Tron Network. Tapos, withdraw nyo na. Diretso. Ganun lang. Ngayon, papasok na yan dito sa wallet nyo. Pag pumasok na yung 100 TRX nyo dito, at least 100 lang, hindi kailangan na 100 lang talaga. Pwedeng sobra, okay? Pag nandito na, activated na yan. Pwede na kayong mag-withdraw ngayon ng lock galing sa game. So, copy nyo lang ulit tong address na to. Ayan, click nyo tong square na to para makopy yan. And punta na kayo sa Legend of Constellation game. So, pagpunta nyo ng wallet, ayan, click nyo lang yung withdraw lock. Makikita nyo yun. Pakita ko sa inyo mamaya sa ating game. After nun, i-paste nyo dito sa box na to, yung inyong TRC20 address na kinapi. Okay? Tapos, syempre, dito, lagay nyo kagad yung amount ng i-withdraw nyo, which is yung maximum natin is 20 as of now. Okay? 20 LOCC token. Max nyo kagad yan. And then, dito sa fee, wala na kayong babaguhin kasi auto-adjust naman yata yan. Pero alam ko sa ngayon, zero pa lang yan eh. Wala pa tayong fee. So, pagka-enter mo ng address, pagka-enter mo ng amount, submit mo kaagad, and then, may lalabas na confirmation message yan na parang submission yata, successfully, parang ganun. So, pag lumabas na yon, 3 to 5 seconds, papasok na ngayon dito sa inyong wallet, yung inyong LOCC. Ngayon, ganito yung itsura nung inyong Tron Link wallet, parang walang LOCC. So, para makita nyo yan, click nyo lang, ito, tinuturo niya, click nyo lang itong plus button para i-add yung inyong lock wallet. Okay? So, ayan, pag meron na kayong lock wallet, pumasok na kunyari, ayan, na-receive na, 99 galing sa game, pwede nyo na ngayon gamitin yung SunSwap para i-convert yung inyong LOCC papunta sa USDT. Yun eh, kung i-convert nyo. Pero kayo bahala kung gusto nyo i-hold para in case na tumaas yung value,
pwedeng mas lumaki yung i-withdraw nyo. Pero kayo bahala kasi pwedeng bumagsak din yan, guys. Ha? Hindi lang puro pataas sa crypto, pwede rin tayong bumaba yung value. So, paano ba yon? Click nyo lang itong discover. Ito, pag nandito kayo sa wallet, click nyo itong discover. And syempre, click SunSwap. Pag kinlik yung SunSwap, parang lalabas kayo ngayon sa ganito. Ayan, parang ganito pero nasa mobile version. So, ayan. Pwede na kayo mag-trade ngayon ng USDT to LOC and vice versa. Okay? Ganun. So, syempre, kailangan mong i-add yung ito. Lalagay ko na lang din sa ating comment section. Ay, sa comment section. Sa description box. Ito yung contract address ni LOCC para kapag nahihirapan kayong i-search yung token, madali nyo ipipaste. Okay? So, ano pa ba meron dito? Ayan. So, yun lang. Okay, so yun lang. Parang kinonvert na niya papunta sa LOCC. Okay? So, ano pa ba? Ngayon, pakita ko na sa inyo yung ating game. Okay, guys. Nandito tayo ngayon sa ating Legend of Constellations application. So, check lang natin kung ano ba yung mga nabago dito na gumimbal sa ating Telegram groups. Okay? So, check natin dito sa wallet. Kung makikita nyo, merong nadagdag dito na isang button. Ito. Yan. Withdraw LOCC. Dati yung withdraw natin, ito lang. Which is, wini-withdraw natin yung ating USDT papunta sa ating mga crypto wallets or kahit direct na sa GCash. Ngayon, meron na rin tayong withdraw naman ng LOCC, hindi na USDT. And also, meron ding nabago dito sa ating swap. Okay? Ano yung nabago? Wala, as in pinost lang. Wala ngayong swap function dito sa ating in-game. So, pakita ko sa inyo. Umpisaan na natin yung swap. So, dati, may kita kayo dati dito parang arrow dito sa gitna. Sabihin, pwede natin pagpalitin USDT yung nasa taas and then lock yung nasa baba and vice versa. Okay? So, ngayon nawala kasi tinanggal nila. And also, hindi ka ngayon pwede makapag-swap ng iyong LOCC balance. So, kung makikita nyo, meron ako ditong 1,329 lock. Click ko yung max, ayaw. Okay, so hindi ako makapag-withdraw. Hanggang 0.1 lang yung lumalabas. Pag kinonvert ko yan, yun na. Success. Oh, convert ko ulit. Diba? So, kapakatagal nun. And at the same time, parang nonsense kung i-convert natin ng i-convert kasi hindi naman natin mawi-withdraw pa yung USDT. So, hayaan na lang muna natin nandyan yung lock para ma-withdraw natin papunta sa ating Tron Wallet. Mamaya papakita ko sa inyo yung Tron Wallet. Okay? So, hindi, wala, parang turn off muna yung ating swap function dito sa game. Next is itong withdraw. Okay? So, sa ngayon, hindi ka parang makakapag-withdraw. Lahat na nag-withdraw kaninang umaga is na-refuse para nga hindi magulo yung migration natin ng testnet data papunta sa mainnet. Okay? So, pag i-withdraw ko yan, syempre may error, 9 to 6 lang. Pero kung within tayo sa 9 to 6, hindi ka papawithdrawin kasi parang lalabas yung ano ba lalabas? Basta, yung about sa mainnet nga para hindi magulo. Yun. Dito naman tayo sa withdraw lock. Itong bagong button. Yan. So, ito yung pinakita ko sa inyo kanina. Dito nyo ipipaste ito yung inyong wallet address na wallet address ng bago nyong crypto wallet. Okay? Which is yung Tron Link. Okay? And then, pagkatapos nyo i-paste dyan yung address, click nyo lang tong max. Yan. Automatic 20 kaagad yan. Kasi 20 ngayon yung maximum na pwede natin i-withdraw. And click submit agad. Ganun. Okay? So, ganun lang yung mangyayari. Mamaya, pakita ko sa inyo, ha, mabilis ang withdrawan kapag 9 a.m. na. Kasi may ipag-unahan tayo. Okay? So, punta tayo ngayon sa ating Tron Link Wallet. Ayan guys, nandito tayo sa ating Tron Link Wallet. So, pakita ko lang sa inyo, dapat, again, meron kayong balance na at least 100 TRX. Ito pala, yan, may kita nyo, 117 yung sa akin. Dapat, around 100, yan, may get. Ganun. And, kung wala yung una sa una, pag gumawa kayo ng wallet na to, wala pa itong lock na yan dito. So, ang gagawin nyo lang is,
click nyo tong plus button, ito, yan, ay, hindi naturo, yan, yung plus button, click nyo yan, pagka-click natin yan, ayan, so search nyo lang dito yung LOCC, ganyan, pag hindi lumabas yung LOCC, minsan hindi lalabas yan, i-type nyo yung mismong contract address, okay, yung contract address ni LOCC, ipipaste ko dyan sa description box para mapabilis yung inyong pag-add dito. So, pag na-add nyo na yan, automatic, nandito na rin kagad yan, nakalitaw na. So, kapag may balance kayo ng LOCC, nandyan na kagad yan. Pag nag-withdraw kayo galing sa game, lilitaw kagad dito yan. Okay? So, balikan ko kayo mamaya 9 a.m. kapag pwede na mag-withdraw para makita nyo kung paano mangyayari. Okay, so ayan guys, nandito tayo ngayon sa ating game. Magta-try tayo mag-withdraw. Kaso, unfortunately, nakatulugan natin, kaya lumagpas tayo ng 9 a.m. So, malamang yan, hindi na tayo aabot dun sa 200 na makaka-withdraw na quota for the day. Pero, ipapakita ko na rin sa inyo yung process since naka-withdraw naman tayo ng 20 lock kahapon. Papakita ko lang kung paano i-withdraw from dito sa game. And then, papakita ko sa inyo kung paano i-swap pag nandun na sa ating Tronlink wallet. Okay? So, punta lang tayo dito sa wallet. And then, syempre, punta tayo dito sa bagong button, yung withdraw lock. And then, kailangan naka-copy-paste na yung inyong Tronlink address. So, pagkarating nyo dito, pag 9 a.m. na, paste nyo kagad dito. Yan, pagka-paste, click nyo kagad yung max kung may 20 kayo. Kung wala naman, okay na, diba? Sa click nyo yung max. Then, click submit agad. Ayan. Kung nakita nyo, lumabas lang due to liquidity controls. Hindi na natin ma-withdraw ngayon kasi limit na. Pero kung umabot tayo, kung hindi natin nakatulugan, ito dapat yung lalabas. Lalagay ko sa screen. Ayan, ganyan dapat yung lalabas ngayon. Okay, so pag lumabas yan, mga ilang segundo lang, papasok na sa ating lock wallet, yung 20 lock. So, check na natin ngayon. Okay, so ito yung kahapon. Na-withdraw ko to kahapon. So, meron ako ngayong 20 lock dito, kung makikita nyo. Ayan, ito, 20 LOCC. So, gagawin natin is isa-swap natin yan papunta sa USDT. So, punta lang tayo dito sa Discover sa baba. Ito, Discover. And then, hanapin lang natin yung SunSwap. Ito, yan. Kaya natin yung SunSwap. And then, palitan lang natin yung version sa taas. Gawin natin version 2. Okay. And then, dito sa pinaka-ibabaw, palitan natin ng lock. Ayan, click lang natin yung lock. Ngayon, kung wala pa yung lock dito, ang i-input nyo dyan is yung contract address. Para pag hindi nyo ma-search yung lock dito, contract address. Yung contract address nandyan ulit sa description box. So ako, nalagay ko na, kaya click ko na lang dito. And syempre, click ko dito yung USDT para doon natin i-convert. Ayan, USDT. Okay? So ngayon, enter ko na yung amount. Kunyari, 20 lock. Ayan. So pag kinlik ko ngayon yung swap, yan. Authorization mode. Okay, continue. Yan. So, parang ina-approve pa niya ngayon na pwede na nating i-swap. So, after nito, confirm lang natin. Eh, meron tayong transaction fee na 9.45 TRX. Okay, confirm. And then, syempre, enter ko password ko muna. Ayan na. So, pending na yung transaction sa... Ayan, ang bilis na. So, natapos na agad. Ngayon, i-confirm swap na natin. Na-approve na. So, ang mangyayari ngayon, i-approve lang natin yung swap transaction na mismo. And meron na ngayon yung transaction fee na 55 DRX. So, yun yung almost $5. Confirm na ulit natin. Password ulit. Okay. So, ayan. Tapos na. Swap completed. So, yung 20 lock ko, napalit ko na for 33 USDT. Check natin ngayon sa wallet natin kung magre-reflect na yung 33.79 USDT. Okay. So, back na natin.
refresh. Ayan. So, kung makita nyo guys, yung 20 lock ko na wala na, naging USDT na. Ngayon, itong USDT na to, kayo na bahala ngayon kung gusto nyo ipadala sa inyong Binance or kung saan mang crypto exchange para mas madali nyo ma-withdraw. Pero from dito, madali na lang yung isend. Click nyo lang naman yung USDT and then click send. Tapos, yan, talagay, tatype nyo na dito yung, ay, tatype nyo na dyan yung address nyo kung saan nyo ipapadala. Okay? So, ganun lang guys. Ganun lang mag-withdraw ngayon ng LOCC. Yun nga lang, mayroon pa tayong quota, meron tayong limit na 20 lock per day and syempre 11 star NFT holders pa lang yung makaka-withdraw. Okay? So, yun lang para sa video na to guys. Thank you!